So ngayon, si Migs kasi, syempre, ano ba yung practical na lang nakasama sa pangalan ng Nograles? Kailangan may sarili kang pangalan. Ngayon, kanino ka didikit? Hindi ka naman pwedeng dumikit sa mga Dutertes kasi nga, you're always gonna be under the shadows of Duterte. Correct. So ngayon, dumidikit ngayon siya. Malamang, ang didikitan niya ngayon ay Romualdez and Marcos. Diba ang tawag niya nga kay Sandro Marcos, boss? Oo. My boss. Uh-oh. Alam niyo ba yon? Tawag niya kay Sandro Marcos, I'm my boss. Meron niyang picture before. Ang sabi niya, boss niya si Sandro. Ayan o, sabi niya, ayan may picture pa silang dalawa. Sabi niya, Attorney Migs Nograles now calls 1st District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos her boss. She posted on her Instagram story a selfie with Sandro and captioned it with "My very hardworking boss." Oh, pero ay, ang picture na ito ay hindi sa Congress. May parking lot sa likod. Alam mo, meron kaming ulo-ulo lang series, no? Pasok siya sa ulo-ulo lang series. Yes, so this is an ulo-ulo lang, another ulo-ulo lang situation. Diba? Diba? Correct. Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang. Oo. So, ito na. So, ngayon, natapik na sila. Sabi, ulo-ulo lang. Ngayon, itong si Migs Nograles. Pag-usapan daw natin si Migs Nograles, madam. Oo. Sige, pag-usapan natin. From Davao siya, di ba? Alam mo si Migs Nograles. Alam mo, Migs Nograles, alam ko ang wangis mo, no? Naka-veneers ka pa. Naka-veneers siya, di ba? Oo. Migs Nograles. Oo. Tapos pakit ng pakit sa TikTok, ganyan. Uh-oh. Alam mo si Migs Nograles, asawa ba to Nino? Or anak ba to? Or ano ba siya? Anak yata siya. So single? Single ba si Migs Nograles? I think so. PBA party list? Ano yung PBA? Ano yan? Yung kila mga athlete yata yan? Athlete? Atleta ka ba, girl? Oo. Ano daw to? Attorney Migs Nograles is a lawyer, a daughter, and a leader under PBA party list. Party list. Oo. Pero saan ba yan ang atleta? Sila Manny Pacquiao. Sila Manny Pacquiao to, alam ko eh. Nag-ano. Tapos, si Migs Nograles daw, ay may, may asawa na ba to si Migs? Parang wala. Well, kung ganyan parang itsura single mo, siya. Girl, kung ganyan ang itsura mo, dapat may asawa ka na. Charot. Oo nga eh. Oh, in fairness, ang ganda ng mga pinag-aralan ni Migs Nograles. Ah. University of Oxford, Summer Law and Business School. Ito yung mga, basta magbayad ka lang, papasok ka. Oriel College PBL International Program. Oh, kita mo na. Basta magbayad ka, papasok ka rin lang dyan. Columbia University Global Center, Ride Hall, Paris, France, mga ganyan, M&M. May pera ka, kaya ka nakapasok. Aminin natin yan. Anyway, so, nagtuturo pala siya dati sa Ateneo de Davao University, Rizal Memorial Colleges, at sa, girl, sa Jose Maria College na pag-aari ni Kibuloy. Ni Kibuloy. May show siya sa SMNI. Kasama siya sa show ni Attorney Mark Tolentino. Legal Minds, Pinoy Legal Minds. Ayan. So naging talent siya ng SMNI. Alam mo ito masasabi ko yung Migs, ha? Wag ka nang mamasasaktan. Dahil alam mo naman ang bibig ko, no. Sasabihin ko kung nasa utak ko. Migs, ikaw yung sa nakikita ko yung mga picture mo, mga litrato mo, Migs. Mukhang ikaw yung babae nung high school na kung boto ka ng class muse, parang ikaw yung magpepresenta sa sarili mo.
Alam mo 'yon? Uh-oh. Alam mo 'yun, alam niyo mga ganyang eksena nung high school. Well, hindi kasi well, isang beses lang ako nakapag-co-ed nung high school nung ako ay what's Uh-oh. this, yung lumayas ng bahay at pag-aral ng public school kahit papaano ng ilang weeks hanggang nahanap ako ng nanay ko. Anyway, that's another different story. Pero 'di ba ganoon, 'di ba may pag may mga ganun siyang election, vibe. 'Di ba may mga election, alam mo na yung mga gustong magpresenta pag election ng class news, yun talagang magsusuot yan ng alam ni Rex election, magsusuot yan ng ano ng ay sandali, wala pala akong brand nakikita yun. Yung ganon, alam mo na yon, di ba? Ganon yung vibes niya. Parang alam mo yung pag ano, halimbawa ganito na yung mga tipong pag niyaya ka ng parking lot, sasama ka, ganon. Ganon yung vibes niya, girl. Grabe kasi siya. Bakit? Eh, kasi nga mukha naman kasi siyang magaling mag-ayos ng gulong. Alam mo yon ng ganyan. Magaling mag-ayos ng gulong. Magpalit ng gulong. Saka, or magpalit ng brake fluid. Alam mo yon or... Brake fluid. Parang mas brake fluid. Diba? Yung mga tipong kaya mong, halimbawa yung naiwan yung susi sa loob ng sasakyan. Kaya yung gustong kahin. Oo, ganon. Ganon siya, girl. Yung, ganon yung uri niya. Oo. Ano nga siya, daw dito, Nograles nga siya. Anak siya nung noon na politician na Nograles. Kapatid niya si Carlo Nograles. Diba? Alam natin niya, yung mga tipong, to cut it short, she is a girl. She is a girl you can bring anywhere. Ganon. Ganon. She is a girl of many talents. Ganon. Actually, she's a girl of many. Hindi naman many talents, no. Very selected talents, but those are the talents that can you get, that can get you there at the shortest possible time. Ganon. She is a girl of, she is a girl with very important talents. Ayan, ganon. Oh, girl. Kasi ano yan eh, halimbawa. Of valuable talents. Yan. Of valuable talents. Hindi, kasi, hindi mo naman masisisi si Migs Nograles, no? Just like any woman in the world na lumaki ka ng political family, di ba? Hmm. Gusto mo naman mas set apart yung sarili mo sa pamilya mo. Correct. So, gagawa ka ng sarili mong daan, ganyan, ng sarili et cetera. Mong path. Sa sarili mong path, di ba? Mm-hmm. Chimbustar, ganyan. Emerut, di ba? Maraming ganyan, no? Especially sa politika, napakadumi niyan. Di ba? Kung kailangan mo magbigay ng blow, magbibigay ka ng blow. Lang naman yan. So, di ba? So, halimbawa, blind item si may blind item si Direk Daryl. Sabi ni Direk Daryl, ang blind item niya, sino raw itong politiko na, sino raw itong actress na noong kalaraan, ang ingay ng bunga. Mm-hmm. Tapos ngayon, is nasa parking lot daw, ganyan. Oo. Tapos, parang napamahal daw sa kanya yung politiko dahil sagad daw, ganyan, sagad, sabi. Ako magaling, sabi ko. Magaling magpalit ng gulong. Magaling nga, kasi kailangan, alam mo ha, hindi ako marunong mag-drive, pero magaling din ako magpalit ng gulong. Ang pagpapalit kasi ng gulong, Joey, kailangan nito is, ito todo mo to. Di ba? Kailangan iikot-ikot mo yung... Correct. Ano nga tawag doon? Yung jump? Wrench? Ano bang tawag dyan? Wrench? Wrench? Oo.
kailangan iikot-ikot mo yan ng todo, tapos ipapump mo pa, di ba may pump yan para yung kotse tumakas ng kaunti, di ba? Ipapump-pump mo ngayon, tapos iikot-ikot mo yung wrench, di ba? Tapos iikot mo ganyan. Kailangan suwabe. Pero ang sabi ko naman dito kay Direk Darrell, eh paano na naman hindi sasagad, hindi naman ganun kalakihan yung kay Congressman. Di ba? Nakakatawanan mo yung ulo-ulo lang. Diyan na pala. Napala siya. Akala niya yung doon na. Diyos me. Kasi ang sinabi lang naman kasi ni Direk Darrell, in fairness to him, is sagad daw. Pero hindi naman yung sinabi na nadese. Magkaiba kasi yun, girl. Sa, yung sagad, hindi kasi nilina kung kaninong perspective. Yes. Pwede kasi yung perspective ni congressman. Sa perspective ni congressman, nagulat siya. Diba? Sagad. Oh, doon sa perspective ng isa. Ay, andyan na pala. Ito na pala yun. Ito na pala. This is it? This is it? Oh, diba? Okay. Anyway, so ito ngayon, ito ngayon kayo yung Mixed Nograles, no? Ganun siyang klaseng babae, no? Go-getter. Kailangan gumawa ko ng sarili kong path. Kasi nga, I don't wanna be associated. I don't wanna be under the shadow of my father. Of my father, my mother, my brother, sister. How do you brush your teeth? Ayaw niya maging kasama sa commercial ng Happy Toothpaste. Gusto niya na sarili niya ang close-up commercial, kaya may veneers. Yes, actually ang mas niyang commercial ay floss. Dental floss? Bakit? Ito naman si Joey. Or toothpick. Yan na gusto niya commercial, no? Gusto niya commercial yun. Pumunta ka na, kamusta yung kanyang, yung performance niya dito sa usaping ito? Okay, so ngayon, kailangan mo magpakita ng gilas kasi gusto mo maging commercial model ng dental floss, ng toothpick. Kailangan magpakita ka na kaya mong kaya mong manalo ng class muse. Diba? Ganon. So ngayon, ganun ba? Sige, papakita ko laban. Ganyan lang pala. Labanan lang pala ng class news. So, ang ginawa niya ngayon, binarubal niya ng binarubal yung dati niya mga katrabaho. Sino ba itong, tinutukoy mo pa rin ay yung ano, ay baka makonfuse kayo ha, yung dinidescribe ni Sas ay yung kaklase mo nung high school. Diba? Baka makonfuse kayo ha. Ang dinidescribe namin dito, yung kaklase namin nung high school. Ayan. So ngayon, babalik na tayo kay... Ang haba ng analogy. So, babalik na tayo kay Attorney Migs. Attorney Migs Nograles. Sa Attorney Migs Nograles. Confused kasi kayo na ano, ang tawag dito. Relate pa lang, pero hindi pa tayo nakakarating dun sa pag-relate na yun. So, alam mo naman, kailangan ayan. Mahabang usapin. Introduction. Nakakarating muna tayo sa... Complicated. Oo, nakakarating muna tayo sa parking lot, di ba? Kung paano magpalit ng gulong. Ayan. Okay. So, ngayon, si Migs kasi, syempre, parati ka na lang nakasama sa pangalan ng Nograles. Kailangan may sarili kang pangalan. Ngayon, kanino ka didikit? Hindi ka naman pwedeng dumikit sa mga Dutertes kasi nga, you're always gonna be under the shadows of Duterte. Correct. So, ngayon, dumidikit ngayon siya. Malamang, ang didikitan niya ngayon ay Romualdez and Marcos. Diba ang tawag niya nga kay Sandro Marcos, boss? My boss. Alam niyo ba yon? Tawag niya kay Sandro Marcos, I'm my boss. Meron niyang picture before. Ang sabi niya, boss niya si Sandro. Ayan o,
Sabi niya, ayan, may picture pa silang dalawa. Oh, sabi niya, Attorney Migs Nograles now calls First District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos her boss. She posted on her Instagram story a selfie with Sandro and captioned it with "My very hardworking boss." Pero, ang picture na ito ay hindi sa Congress. May parking lot sa likod. May kinalaman ba? May sandali ah. Baka naman, ano kaya, sandali, papakita ko sa inyo yung picture. Oh, di ba may parking lot sa likuran? Oh. Antaray. Oh, di ba yan oh, parking, ano yan? Ano yan, mm-hmm. Joey? Sige nga, ano yan? Mm-hmm. Parking lot. Oh. Oh, parking lot. Mm-hmm. Dinidescribe ko lang po yung picture ah. Wala po itong kinalaman sa ating sinasabi kanina. Baka ma-confuse kayo. So, yun ang sabi niya. So, hardworking yung boss niya. Oo. At sa gimmickan pa ata to. Ano kaya yung gimmickan ito? Oo, gimmickan siya. Diba? Oo. May sakit yata si Sas. Ano, lahat na ba may ubo dyan sa China? Lumalamig na? Oo. Hindi kasi girl, ano, negative na ngayon. Oo. Nag-snow na. Oo. So, So, ayun na nga, sabi niya, ay, may mga natatakwa, may huli daw. Wala po kayong nahuli. Diniscribe ko lang po yung picture. So, anyway, Chimbo Star. So, ngayon, syempre, doon ka. Kung, kasi ganyan ang career eh, di ba? Doon ka lalap. Hmm. Kung gusto mo umadvance, umakyat sa eksena, umakyat sa Cameroot, doon ka kung kanino ka makaka-advance. Unfortunately, that's the way to ano eh. Sa system natin ngayon, yun yung ano, if you want to be favored, dun ka sa malakas, di ba? They have to find ways on how their one vote can be more valuable. Di ba? Ayun. So, eto na, nabasa ko na yung resolution. Resolution tuloy. Ay! Ano pala tayo? May special non-working holiday again. Ay, kailan? Fairness. 26. Kailan? Sa 26. Sa 26, oo. Na mahaba-haba ang ano. Mahaba-haba ang Pasko ninyo. Correct. Mm-hmm. Show ang eksena. Yes. Mm-hmm. Pero yun na nga. I think So ayun na nga. So in short, mga eksena ni Attorney Migs dito sa SMNI legislative inquiry, ganyan. Kasi it's ano understandable. Expected sa isang babae na nagbi-build ng political career. Apart from the shadow of your mother, father, brother sister, how do you brush your teeth? Brush your teeth. Ganon. Mas nasa tono ka, so I give it to you. So ganon na nga. So, kayo, yung mga nanonood sa atin, why do you think Migs Nograles is doing this? So, ano ba yan? Wala. Ganun yung, if you want to advance, di ba? Ganun ang ano eh, ganun ang kalakaran eh. If you want to advance and if you want to, ano, if you want to make your one vote more valuable, eh, kailangan mong gumawa ng concession. Ayun. So, yun na nga. Galit daw sa SMNI si Migs. Hindi, I think kasi kailangan mo yan eh. Kailangan mo ng paandar. Alam mo yon? Pero yun na nga, nagkamali sila dito kay ka-Eric at kay Lorraine. Oo.
akala nila ano eh, akala nila sapat na yung kapital nila para itumba yung itumba yung SMNI. And kasi alam naman natin na, 'di ba? Alam naman natin yung reason to, well, they are running after SMNI. Eh. Pero hindi may ano kasi, may kumbaga parang maliit yung SMNI, hindi naman siya talaga super threat eh, 'di ba? Hindi naman siya yung parang kasing lakas na ABS-CBN, TV5, ganyan-ganyan. Pero meron kasi siyang solid following yung SMNI. Meron siyang sa Mindanao, solid following. Lalo na sa Mindanao. Lalo na sa Mindanao. Mm-hmm. Meron siyang solid following. Pero, ayan, sige, go. Kasi yun lang din ang platform ni Duterte. Yes. Yes. Diba? Diba? Diba, Joey? Huwag kami nga. Correct. Baka malaman nila. Baka malaman nila na alam natin. Baka malaman nila na alam natin. So, yun. So, kaya umurong-urong yan. Kasi nga, may ako talaga yun ang teorya ko, En. Natapik si Insan. Mm-hmm. Ikaw, ano sa tingin mo? Ba't umurong? Kasi ano eh, parang, tapang-tapaw niyo ah. O ano, Attorney Migs, asa na yung paano mo, basis-basis mo ng kinemerlo ninyo? I mean, for them to, ano, no, hindi kasi pantay yung justification nila nung ginagawa nila yon. And trying to present themselves na nagpa-follow lang sila ng rules, eto kasi yung ano, eto kasi yung fair, eto yung ganyan-ganyan. Tapos bigla kang babaligtad. Kitang, you know, it's very simple. Hindi nyo kinaya yung backlash. Hindi nyo kinaya yung, you overestimated yourselves. Tingin ko, akala nila makakapag, ano na sila, makakapag set up na sila ng major assault and they have to retreat kasi hindi nag-work. I'm not so sure kung ano magiging effect nito dun sa SMNI franchise kasi feeling ko tutuluyan pa rin nila yan eh. Gagawin nila ng ano yan eh. Tutuluyan pa rin nila. Pero at least yung gulo na dinulot nung pagpiit nila dun sa dalawa kay Doc Lorraine at saka kay ano kay Eric, yung pag sudden change ng decision nila doon is very telling na ayan, you're not as strong as you think you are. Diba? Pero I think they overestimated themselves and underestimated Ka Eric and Lorraine. Yes. Alam mo 'yon? Alam mo bakit? I think they underestimated Ka Eric and Lorraine kasi walang congressman na nagtatanggol sa kanilang dalawa. Yes. Alam mo yun, hindi siya katulad ng ABS-CBN franchise hearing, bakla. Na merong, diba? Ano. May mga, meron talagang debate. May nagtatanggol sa ABS-CBN at merong bumabarubal. Ito kasi actually, wala, unanimous sila against SMNI. Pero unanimous din sila na i-lift. Oo. Pero sabi ni ano, I don't know. Si sana sabihin nila kung sino yung mga bumoto na palayain si Ka Lorraine, si Doc Lorraine at saka si Ka Eric at saka yung mga hindi nag-agree. Sana ilabas rin nila 'yon. Pero ang ano ko dito, actually ang surprise ako sa behavior ng House of Representatives. Grabe yung pagkakaisa nila doon. Yung parang putya, anong ginawa? Ano pinainom dito? Parang anong ginawa dito ni ano? Anong klaseng paghihimas ang ginawa dito ni Martin? 'Di ba? Na parang remember nagkaroon pa ng space to sa plenary dahil sakit na sakit ang damdamin ni Representative JJ Suarez sa pambabalahura sa kanilang House Speaker. 'Di ba? Yung parang putya, anong ano to? Anong kagaguhan to?
Baka kasi, alam mo, minsan kasi, Joey, ah, minsan kasi, ganito. Minsan kasi, kailangan mong magpakitang gilas na magaling kang magpalit ng gulong. Kaya sasamahan mo siya sa parking. So ito si Danilo, ano pa pangalan niya? I forgot. David Suarez o JJ Suarez. Si JJ Suarez na JJ. I know that you know that I know. ulitin ko. JJ. I know that you know that I know. Yan. Di ba? Aminin mo, JJ, ha? Uh-huh. Yo, JJ, I know that you know that I know. And we know that you know that I know what we know. DJ, give me some scratch. Ganon. So, what? Para ka ng si Tipi Gumalaw. Ako po yung ganitong original Gumalaw. hindi talaga kayo nagpa-follow since 2016. So, anyway, so ang Xena girl is kasi nga, di ba may mga ano siya sa ombudsman? Yes! Patong-patong na kaso sa ombudsman. Na-willing siyang tumuwad pag sinabing tuwad. Diba? Alam mo, actually, okay lang naman tumuwad. Ikaw ba? Sa tama, syempre, yung, diba, sino ba may ayaw nung tuwaran, diba? Syempre, gusto mo rin naman tumuwad, diba? Pero tutuwad ka sa tamang pagkakataon, diba? Hindi sa tamang pagkakataon kasi, at sa tamang lugar. Ito kasi, paano ba tumuwad ng tama? Ganon dapat ang tanong, Joey. Paano tumuwad ng tama para mapayuhan naman natin ang mga katulad ni Yo, JJ, ganon. Para maging kaiga-igaya ang pagtuwad. Ay, yun na lang, yun pala. Dahil ang pagtuwad naman, ay hindi naman ito masama per se, diba? Ang yes. Pag-uusapan natin dito is yung pagtuwad ng, ano ba yung kaaya-ayang pagtuwad? Diba? Unang-unang sa tamang tao daw, sabi dito. Correct, tama yun. Diba? Tutuwad ka sa tamang tao. Guys, ganito. Mm-mm. Kasi napaka-vulnerable kasi pag nakatuwad kayo. Mm-mm. It's vulnerable, but at the same time, you have control. Ganon! Sino ba kasi ang nag-file ng motion na i-contempt itong si Eric saka si Lorraine? Ano si... Yung Alex Bukayo Brigade ba yan? Well, ang nag-move is si Johnny T. Pimentel. Pero yung nag-open... Another congressman yung ano. Ayan yung Alex Bungkayo Brigade, di ba? Oo, yung Alex Bungkayo Brigade. Oo, siya. Si Akop. Hindi si Akop, isa parang Congressman S. Congressman S. P, si Akop, hindi ba P? Teka, check natin. Si Paduano ang nag-offing? Yung nakasagutan ni Ka Eric. Si ano yan yung dating Alex Bungkayo Brigade? Yung commander ng Alex Bungkayo Brigade. Oo. Guys, ganito tayo, nakakaloka ang ating bansa. Sa mga hindi po nakakaalam kung anong Alex Bungkayo Brigade, ang Alex Bungkayo Brigade po ay isa po itong terrorist group. Vigilante group.
At ito po ay isa po siya isang armed group na splinter group ito ng CPP-NPA. Kalaban din nila ng NPA, yung Alex Bukayo Brigade. Actually, kalaban nila sa pagiging, pangungubra. Okay? Mm-hmm. Pangungubra sa mga businesses or ganyan, sa revolutionary shock chest, ganon. So, Sparrow Unit. So, ngayon, yung dating commander, ayan, pinapasayal dun yun. Representative nyo na. O, diba? Diyos mio, Santissima Trinidad ng punyet. Diyos mio. Ayan. So, ganon nagsena. Kaya mahirap din siguro siya makabangga, no? Siyempre, armed group. Loaded, eh. Loaded. So, ganun nga, mga kababayan. Kayo, ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit, binabati po namin ang 901 million views. Million, oo. Sana umabot na tayo sa 2,066,000,000. Ayan, followers. Ang tawag pero dito? Ayaw pa rin, viewers. Pero ayaw pa rin, pero ayaw pa rin nilang sagutin, no? Correct. Oo, talagang kakapal lang mukha. Pagkatapos nagbago pa sila ng budget last minute sa Bicam. Mm. Nagbago-bago pa sila ng budget. I mean, sobrang kadiri, nakakasuka talaga. Ang mapansin mo lang, mabalik lang ako saglit dun sa yung mga maiingay ngayon sa House of Representatives. Karamihan sa kanila may issues, may mga kaso sa ombudsman, may malalaking kaso ha, millions and millions of active cases. Saka mga bagong congressman na hindi natin naririnig ang pangalan noon. Oo, na nagka-carve. Either gumagawa ng eksena. Oo, gumagawa ng eksena. Or, ayaw ma-eksenahan. Or pupunta ng parking lot. Ganon. So, di ba? So, halimbawa, ito si Tambunting. Narinig yun ba si Tambunting before? Oo. Si, ano to? Si J, si Yo-Yo-Jo, JJ? Oo. Hindi mo sila eksenadora before eh. Mm-hmm. Si Paduano, parang. Tara. Siya ba yung isa? Ex-senador? Si Johnny Pimentel. Eh. Oo. Parang, hindi sila yung nag-a-appear sa mile. Hindi sila nag-a-appear sa pinag-uusapan ng bayan. Di ba? Si Akop. Di parang, congressman pala to. Tapos pag chinek mo, ilang beses na pala to naging congressman. Oo. Diba? So, kailangan pabibo. Oo. Ngayon si JJ, parang wow, tagal na pala itong politiko. Sabi ni Romeo, meron daw siyang narinig, Tambunting phone shop. Kanila nga yun. Tambunting phone shop. Si Tambu, itong congressman Tambunting na to, kanila talaga yung Tambunting phone shop. So, in short, talagang mayaman yes, sila. Yes, Ray. Tambunting, sila talaga ang may-ari ng Tambunting phone shop. Phone shop. At marami silang gold. Kasi phone shop. Yes. Yes. Mm-hmm. So, ngayon, ganun ang eksena. Pero hindi nila na-anticipate na ang mga graduates lang, Joey, ang mga graduates pala, ay mag-up in arms na suportahan. Oo. Kanilang pinakulong. Oo. May mga nagko-comment dito kanina na parang feeling nila sa, for them, yung habeas corpus sa Supreme Court is also a factor why they changed their decision. Tingin ko, merong influence, pero hindi siya yung super major na, hindi siya yung major na, may ano rin sa kanila yun. Kasi syempre,
pwede silang ano eh, pwede silang mas masabon ng Supreme Court doon eh. Hindi. Pero ang ano naman, oo, ang ano naman kasi niyan is na-anticipate na nila pwedeng concerning sa Supreme Court. Mm-hmm. Ang hindi nila na-anticipate eh itong mga graduates of the Philippines, itong mga heir, 'di ba? Oo, hindi nila na-anticipate na bibenta ang bibingka. Correct. Ni Doc Lorraine. At ang puto-puto at ang puto-bumbong ni Ka-Eric. Ka-Eric? Oo. Very relevant yan ngayon kasi magsisimula na ang simbang gabi. Correct. Nagsimula na po? Magsisimula pa lang? Hindi pa. Next week pa. Sa 16 pa. 7 days before, di ba? 7 nights mm-mm. before, di ba? Tama, di ba? So, uh-oh. Hindi nila na-anticipate na masarap ang bibingka ni Doc Lorraine. At ang puto-bumbong ni Ka-Eric. Ni Ka-Eric. Oo. Blockbuster. Na blockbuster ito bilang paghahanda sa Kapaskuhan. Okay. Enlighten daw natin sila tungkol sa habeas corpus. Ikaw mag-explain yan, biological woman, at ikaw ay, yan naman ang nag-law ka naman. Go. Gawin mo. But, ako'y bisibisihan. Well, ang tawag dito, kasi nga, di ba, well, hindi ko alam yung ano no content ng petition ni Attorney Harry Roque. Pero basically ang premise is they would want the House of Representatives to produce the body of Ka-Eric and Doc Lorraine Badoy. Kasi hindi ka nga po pwedeng magkulong or magdetain ng isang tao na wala namang charge, na wala namang kaso na malinaw. Okay? So ngayon, di ba, parang ang kinikemi nila sa SM na is fake news, ganyan. Wala naman pong kaso sa fake news. Yung makakasuhan sa fake news, kung kunwari ako, sasabihin ko, naniniwala ako na lahat ng pusa sa buong mundo ay pinapanganak na tatlo lamang ang paa. Di ba? Can you sue me for that? Di ba? So ngayon, kailangan basically yun yung ano doon, the body needs to be produced, kailangan ilabas yung kaya nga corpus, ganun, naduwag ang mga cretins. Ayun, si Joey bumoto ng yes sa ABS-CBN, tapos si Gus against sa SMNI. Si Joey, bakit ako Rick Gomez, bakit ako bumoto, di ba ang congressman? Ayun. So anyway, yon. So ayun lang. Ano bang kinemer doon? Tingin ko na anticipate 'yon ng ano. Tsaka kasi medyo matagal mag-decision din naman yung korte. So parang feeling ko talaga hindi ganoon ka-sold yung House of Representatives na ganoon kabilis nila ina-anticipate na mas malalim pa ang drama bago magpa-contempt si Ka-Eric at saka si Doc Lorraine. Hindi nila in-anticipate na ganun ka-ready yung dalawa na they can take those kind of things. Tapos, yun nga, na hindi nila makukuha yung simpatsya ng mga tao. Ayun na nga, gusto i-produce ang body, produce the body. Pero yun na nga, anong masasabi mo sa mga ginagawa ng Ensaymada bloggers about sa issue ni Ka-Eric at Doc Lorraine? Tanga-tanga nila. Kasi ganito, kung ako Sasa, di ba nagtanong si Ka-Eric? Kung kumari ako Ensaymada blogger ako, so ang trabaho ko, paprotektahan ko si Tamli. Di ba? So ngayon, kung ang tanong ng SMNI ay 1.8 billion travel expenses daw ni Tambi, ganyan. Ang sagot ko doon, well, the House of Representatives is authorized to spend up to 2.66 billion. So it is within the authorized amount to spend on travel expenses. So what is wrong with that? 'Di ba? Doon ko
ko sisimulan yung ano, kwentuhan. Doon ko sisimulan yung kwentuhan. Yung problema kasi, wala naman kasing smart dito sa mga Tambi at sa Kulipi at Vlog. Galit na galit sila agad. Parang hindi, nag-i-insinuate, kineme, ganyan-ganyan. Naka-mute ka, Sas? To be fair with them, hindi naman sila binabayaran dahil matalino sila. Well, oo, tama ka rin naman, Dom. Okay, so, ayun pero, na, no? We cannot blame them to provide the service according to the specifications of the manual. Ito naman, sandali lang ha, baka sabihin nyo naman, nag-insinuate. Ganito kasi yan, di ba? Ang mga, halimbawa, IKEA, di ba? May mga specifications ang furniture ng IKEA. Di ba? May specifications. Halimbawa, bumili ka ng table, ito yung specifications. Tapos nung nabuo mo, ang feeling mo, magmumukha siyang Nara. Hindi mo pwedeng ganun yun, girl. Eh, hindi naman Nara yung ginagamit ng IKEA ng wood nila. This is just like, ano bang wood ito? Wood-wooden. Di ba? So, ganun lang naman yan. They cannot go beyond. Ay, batiin mo, girl, ang one, ay, bumalik uli ng 993. Oh. Kanina kasi 1 billion na ang ating 1 billion viewer. Na. Oo. Hoy, kayong mga almost 1 billion namin nakikinig, i-add nyo si Joey. Ayan, 1 billion na. 1 billion na ang mga ang nanonood ng live ang ating, show. Oo. So ganun, Joey, no. You cannot fault them because that's a specification of the manual. Yeah, oo. Pero, I mean, di ba, parang ang, ano doon, parang, Diyos me, ang tawag dito, ang goal nyo naman, iipagtanggol si Tamba, galing-galingan nyo naman. Di ba? Galing-galingan nyo naman. Yun yung reason kasi kaya hindi ko magat yung ano nila eh. Yung parang, hindi, fake news kayo, kineme, ganyan-ganyan. Hindi mo approve na fake news eh. Yung approve na fake news eh. Paano yung approve na fake news? Nagabas ba kayo ng data or ng resibo to, ano na, di ba? To settle the score once and for all, di ba? Lalong nabaon, di ba? So ngayon, ano, uno-ulo lang yung gusto nila, nabaon. Oo, correct. Hindi nila expected na nabaon. Sila yung nauulo-ulo. Oo. Sila yung nang uulo-ulo lang, pinupush nila yung envelope. Pagkatapos hindi nila alam, may nakatutok na iba sa kanila. Tapos yung nakatutok sa kanila na iba, yun yung bumaon. So akala nila, ano yan? Bakla? Anong meron? Ituloy mo lang, titingnan ko lang muna ito bago. Oo. Ayun, hindi nila ina-expect na, di ba, na magkakaroon talaga siya ng hindi mo ma-prove eh, hindi mo ma-prove na, ano eh, kung sinasabi niyong fake news dahil 1.8, di ba, trabaho ba naming nagtatanong na mag-provide ng, ano, ng proof on this kind of things, eh, pera ng bayan yung pinag-uusapan dito. Meron kayong duty to be transparent, meron kayong duty to provide information and to provide, ano, to provide, details on how you use the pera ng bayan. Eh, syempre, kung sasabi, hindi, fake news, kaya kayo, ano, kaya ang dami niyong problema dahil fake news kayo. And the conversation that comes with it, like yung problemado sila sa 1 million consultancy fee ni Jason, sa yung mga ganun, parang, kung problema kayo, kung bakit mayaman yung tao, eh di problema, sige, pag-usapan natin, bakit ang dami-daming pera ng mga Marcos? Diba? If these people are very, very concerned na ang laki ng tinatanggap na consultancy fee ni Manong Jason sa, o bakit hindi natin pag-usapan bakit ang yaman-yaman ng mga Marcos? Diba? Ang sa akin lang po, nawala bigya ang audio ninyo. Ay, talaga ba? Pag nawala yung audio, ano, labas lang tapos pasok ulit. Okay, ayan. Eto na. Fresh from
Fresh from the ano, from fresh from the start. Di ba may ganung kanta? Fresh from the start. Ano ba yung kanta na yan? Fresh from the start lyrics. Ay, hindi ko na alam. Ano meron? Okay. Sino itong vlogger? May pa-blind item? Yes, okay. Sino itong vlogger na issuehan na ng warrant of arrest? Ay! Taray! Sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, 7th Judicial Region. Pero nakakaloka kasi bakit violence against women yung kanyang kaso? Sino namang... OMG! Okay. OMG! So, oo! Sino to? At itong vlogger na to, nakakaloka itong vlogger. Oo. Kasi, meron akong followers na, yung friend ko na rin siya. Mm-hmm. Like Australia. Mm-hmm. Ang nakakaloka. Hindi ko alam na kachika pala itong vlogger na to. Tapos, parang 2 weeks ako, nag-post yung Australian kong friend. Mm-hmm. Pinost niya na, hello, uy. Humihingi pala ng pera sa kanya itong si vlogger. Itama na lang natin sa pangalang vlogger at pinost niya ang mga conversation. Dati, bigay naman siya ng bigay na kasi daw may nasunugan, may kanya, may ganito. Mm-hmm. Marami daw siya na ibigay na pera pero yung na-post lang niya yung mga na save niya na ex-senadora ng mga okay. Mga 80,000 yung mga na-post total is 80,000 pesos yun at tapos meron pang hindi na-post hindi pa na-post oo, meron pang hindi na-post mm-hmm. 80,000 mm-hmm. Tapos itong vlogger na to bigla na lang daw siyang binlock. Girl, pagkatapos humingi sa kanya ng, kasi ganito nag-umpisa, madam. Ganito ang kanyang modus operandi. So, ngayon, parang, may nasunugan, merut, ganyan. Ito naman si Australian, kasi mabait naman kasi talaga siya, no? Nag-o-offer talaga yun ng iya kung nangangailangan ka, tumatanggap. So, kayo ko, ma'am, si kaya ko. Tapos ito, so, siya naman, talaga nasunugan, o ano, kailangan, ano, magdo-donate ako, so nagpadala siya ng anda. Si vlogger, nagpadala ng anda si Mamshi. Siyempre, hindi natin alam po na binigay talaga niya dun sa nasunugay mo pera, no? Mm-hmm. Sabi niya, sana all, gumanun daw, sana all. Sabi naman ni Australian, bakit sana all? At dun na naglabas ng Dear Ate Charo. Mm-hmm. Itago mo na lamang ako sa pangalang Strawberry. Alamin mo kung bakit strawberry, ha? Huwag mo sabihin ako na gets mo. Ah, sige. Itago mo na lamang ako sa pangalang strawberry na mabibili sa Baguio. Okay. Okay. Ah, na gets ko na. Okay. So, ganito, di ba? Sabi niya, sana all, sabi ng Australian. Mm-mm. Bakit? Anong concern mo? Dear Ate Charo, itago mo na lamang ako sa pangalang Strawberry. Kasi, shortcake. It's Strawberry Shortcake. Ganyan. Kasi hirap din ako. Ganun ba? So, gibsong din sa kanya. Hanggang nagibsong-gibsong, ang daming eme, ganyan. Ang daming ng
Mm-hmm. Tapos bigla ko, ay, tante, bakit bigla na ako naka-block? After, after at least 80,000 pesos. Mm-hmm. Ganon. Mm-hmm. So, siya ngayon ay na-issuehan ng warrant of arrest. Dahil, bakit dahil? Ah! Mm. Si Strawberry kasi ay jumawa ito ng may Diyosawa. Oh! Tapos yung Diyosawa nung ginawa niya, parang nagsampaka ng bawsi dun sa Titi of the Century. Oo. Tapos, bawsi yung kinaso. So, parang siguro nadamay siya dun sa bawsi. Oo. Bakit kayo nadamay sa bawsi? May ganun ba sa bawsi? Eh, kasi kung pati siya ng, ano, nag-cost nung kinemerlo. Like, sino ba kasi sa, meron pala dito. Bawsi? Okay. Mm-hmm. Okay, kasi nga, the crime of violence against women and their children is committed through any of the following acts. So, meron pala ditong causing mental or emotional anguish, public ridicule, or humiliation to the woman or her child. Repeated verbal and emotional abuse and denial of financial support or custody or minor children. So, baka nga nadamay-damay siya dito. Oo. Baka naman kasi nga alam mo naman si Strawberry, palaban ito eh. Oo. Lalo na pag ang pinaglalaban talaga. Alam mo naman, pag ang pinaglalaban talaga niya, malapit sa puso niya. Oo. Hindi ba ito Strawberry na ito pala gala na ito? Actually, yung Strawberry kasi, mabibili mo ito sa kung saan-saan. Oo nga eh. Kasi so, naman yung Strawberry naman kasi, girl, aminin nyo ah, yung Strawberry kasi, kung sinong gusto mo bili ng Strawberry, mabibili naman talaga ng Strawberry lang, sa bank. Lang. Yeah. Gipsong lang. Kaya naman, hindi ba kayo? Strawberry na to, available to kahit saan. Sa kahit saan suki yung tindahan. Sa supermarket. Uh-oh. Pero nga, yun na nga, no. I'm pretty sure meron din sa Leyteng Strawberry, ganyan. Uh-oh. Alam mo yun, sa Samar, sa Iloilo, hindi sa Manila. Hindi na 'to yung hindi na yung parang limited lang dati kasi sa Baguio ka lang makakakita noon eh, 'di ba? Itong uri ng strawberry na 'to, mabibili ito sa kung saan-saan. Basta may pambili ka. Oh, 'di ba? Sabi ko, oh my god, yun yung lalaki. Tiningnan ko na yung picture ng lalaki, girl. Nang dahilan kung bakit siya nadami sa kaso. May itsura, di ba? Iba pa to, girl. Ay, ano ba? Iba pa to. Titi of the Century. Hindi siya Titi of the Century. Hindi ito yung Titi of the Century, girl. Okay. Girl. Diyos me, you die. Parang... I-share mo yung picture para ano? I-share ko sa'yo. Ayan. I-share ko po kay biological woman. Iba pa yun, girl. Alam ko yung nakita mo yun. Gwapo yun eh. Oo, gwapo. So, iba pa to. Iba pa to. Kasi nga, ayan na. Sabali ah. Ayan ang picture ng lalaki at ng asawa. Tagal dumating. Ay, ayan na, naglo-load na. O, sinisensor pa ng China. Hello, China. Payagin nyo na itong mag-send. Ay, oo, nakita ko to. Nakita ko na to. Ah, ito pala. Akala ko yung isa yung nag
Nagdemanda. Okay. Yung asawa noon, hindi. Iba pala. Ito yung nagdemanda. Nakakaloka. Kasi nga naman, alam mo ganito kasi ganyan ha. Ang strawberry kasi, this is very common. Kaya pwede itong bilhin kahit saan eh. Nagigets mo? Diba? Kahit saan pwede kang bilhin, kaya yung strawberry. So, ayan. So, ngayon, ang nangyari na ngayon is, masabi ko na lang, sana matulungan siya ng puong may kapal. Ano mo na sabi ko, puong makapal? Ay, puong may kapal, ikaw naman, Joey. Oo. Si Joey, kinukonfuse ako. Huwag mo nga ako i-confuse, Joey. Poong may kapal. Hindi ko sinabing poong makapal, ha. Sinabi ko, sana matulungan siya ng poong may kapal. Kiki of the century daw kasi pala dapat. So, sabi niya, share na sa subscriber ng group. I mean, mga subscriber ka pala, Joey. Pwede ka na mag-OnlyFans. Share na subscriber group. Ayan. Sabi ni Jana, sarap po siguro kainuman sa... Actually, pero malalasing ka ng bongga-bongga. Hanggang ngayon, malakas ka uminom? Whiskey ako eh. Pag inuman, wine, whiskey. Hindi kasi alam mo, hindi kasi kaya ng mga Pilipino ang wine eh. Talaga? Ako wine ako eh. Hindi kaya ng mga... Yan ang ano ko. Kasi mataas kasi ang alcohol content ng wine. Oo. So it's 14 ano. Ang whiskey, I think, umaabot pa ng 30%. Diba? Kaya yun, eh, hindi kaya ng mga, kasi, tapos hindi pa gusto ng mga Pilipino yung wine, kasi nga, mapakla daw, ganyan, mapait, emerut, ayaw din nila ng whiskey, yung totoong whiskey, ha, hindi yung whiskey-whiskey, ha, na, kasi nga daw, ano pa yan, tapang, emerut, ganyan. So, ganon, no? Ayoko kasing mag-inom-inom ng beer ako, pag ano lang, yung tipong, gusto ko lang matulog, alam niyo, isa lang, ganyan. Pero hindi nila nakikipag talaga. Ayun. Hindi ako nakikipag-inuman, ng beer kasi ang tendency kasi ng beer, ang baba kasi ng alcohol content ng beer. So gagawin mo iinom ka ng iinom ng todo, magbi-binge kasi magbo-bloat ka. Eh yung wine kasi, mataas yung alcohol content, isi-savor mo siya. Oo. Di ba isi-savor siya? Pag-uusapan ninyo hasyenda. Pag-uusapan namin ng hasyenda, pag-uusapan namin ng mga strawberry, pag-uusapan namin ng mga kaganapan sa mga parking lots, ganyan. Pag-uusapan namin ng mga ano, ang JJ, I know you know that I know. Marami kang pag-uusapan. Tapos, siguro 3 hours, mauubos na yung isang bottle ng beer. Ay, isang bottle ng wine. Tapos more again, di ba? Kaya nga ano siya, long drink siya, tapos long conversation.